tongue-tied midnight. Hello, Manasir. Welcome to the Czech Republic. Mahal kochaju. Yeah! Mulasa Czech Republic! Hello, Manasir! Mulasa Czech Republic! Hello, Manasir! For today's vlog is pupunta tayo ngayong ministry kasi kukuha tayo ng birth number and bridge visa. Ayan mga sir. So ayan, lamig-lamig ngayon. Medyo mapag na ngayon. So yung winter is coming na talaga dito sa Czech Republic mga sir. So ayun mga sir, pag-usapan natin yung bridge visa mga sir. So bakit ba ako kukuha ng bridge visa mga sir? Ayan, actually waiting ako ng bus, medyo maaga pa naman. So naisipan ko i-vlog na lang itong pagkuha ko ng bridge visa mga sir. Medyo ano ngayon eh, fall na autumn, napapunta ng winter ngayon, ito ngayon sa Czech Republic. Kaya ayan, makikita nyo. So ayun mga sir, kaya ako kukuha ng bridge visa is dahil yung tawag dito, yung work permit or yung work ID o yung ID ko o yung visa ko dito is expired na mga sir. So ano ngayon eh, October 18 and yung valid yung ID ko o yung work permit ko is until October 4 lang. Ayan. So, ilang araw na siyang expired. Pero, baka natatanong nyo bakit nandito pa rin ako eh kung expired na. So, yung HR namin is umuwi ako ng Pilipinas and on process naman siya. So, inasikaso na siya ng HR namin. Kaya lang, yung pinaka-visa o yung pinaka-ID namin dito is almost 3 months o napakatagal bago siya yung processing niya, or baka more than 3 months pa eh. So kaya ayun, so kaya hanggang ngayon is wala pa rin kami yung ID namin. So ayun, mahalaga na hindi expired or on process yung ID mo dito o yung visa o yung work permit mo dito. Kasi if ever man na mahuli ka ng police, sabi ng kaibigan ko na yung friend niya is nagtatrabaho sa ministry, if ever daw na mahuli ka na expired ng police at expired na yung ID mo is pwede kang ma-fine. So hindi natin alam kung magkano yan. So mahirap na kung mapa-fine ka dito sa Czech Republic. So at least maganda kung sumunod tayo sa batas or at least updated yung ID natin. So yung amin naman is on process naman siya, pinrocess naman siya ng HR namin. Ang problema lang is expired na yung hawak naming ID and wala pa rin yung pinaka, syempre yung ID. So ang pinaka best solution daw para dito is kumuha ng bridge visa. So yung pinaka visa is i-extend hanggang 1 to 3 months kung ano daw yung choice mo. Syempre piliin na natin yung 3 months mga sir. So ngayon papakita ko sa inyo paano yung magiging experience ko, yung pagpunta ko dito sa ministry para sa pagkuha ng bridge visa. Ayan mga sir. So, ang sabi naman is ang requirements lang naman daw dito is yung passport mo and syempre yung ID mo. Yung ID mo na expired na is isusurrender sa kanila. Ayan. Then yung pinaka-passport mo mga sir is tatatakan yung pinang visa o yung pinaka-picture niya ng basta may tatatak siya or something para i-extend yung stay mo o yung visa mo dito sa Czech Republic mga sir. So, sabi naman ng iba, itong bridge visa daw is importante ito sa mga umuuwing Pilipinas o nag-out of the country o lumalabas, nagbabakasyon, lumalabas ng Czech Republic. Then, alanganin or yung pagbalik mo dito is expired na or hindi ka naaabot dun sa pagbalik mo dito. Yun, hindi naaabot or expired na. So, ang possibility niyan mga sir is hindi ka makapasok ng Czech Republic. So, isang solution talaga dyan is yung bridge visa nga. So, i-extend siya. So, kung ikaw is magbabakasyon kang Pilipinas at syempre tatamaan, lalagpas ka doon sa visa mo, may expired. So, mas mabuting kumuha ka na ng mas maaga nito
para at least wala kang kakaba-kaba, then make sure talaga na makakabalik ka dito sa Czech Republic dahil extended yung visa mo, mga sir. So, paano nga ba ako kumuha dito? May mga paraan yan. Una is itong tawag or online appointment, and pwede kang tumawag, pwede kang mag-walk-in, yan. So, ang pinili ko is yung tumawag ako para magpa-appointment. Kasi mga sir, yung ano ba tawag dito? Yung appointment through online, meron yan mga sir. So, ilalagay natin yung link. Tatry kong ilagay yung link dyan. Kasi yung online appointment, mga sir, napakatagal. So, nagtry akong mag-appointment halos 3 weeks bago yung ibibigay nilang date. Unlike yung tawag, mga sir, yan, maglalagay rin ako ng number, yan, sa tinawagan ko. Within 3 days is magkaka-appointment ka na. So, ngayon yung appointment ko, ayan. Then, kung walk-in ka naman, mga sir, sabi sa akin ng mga kasama ko na nakakuha na ng bridge visa, okay naman yung walk-in, kaya lang hindi ka prioritize. So, uunahin mo na yung mga appointment. So, maaaring magtagal ka. Ayun. So, pwede naman yung appointment or yung walk-in. Ayan, mga sir. So, ngayon, mga sir, is pupunta tayo ng ministry. So, samahan nyo ako, mga sir. Ayun mga sir, nakababa na tayo ng bus. So hahanapin na natin dito kung saan yung ministry. Ayan mga sir. O, dahil dito yung pinakamalapit na ministry do sa accommodation ko. So ito yung binigay na address nung tumawag ako. So ayun, tara mga sir. It's ano na ba? 1:30. Alas 2 yung appointment ko to. So tara mga sir. So ayun na nga mga sir, dumating na ako sa ministry at nagulat ako dahil napakahaba ng pila. Iba-iba ang mga pakain nila dito tulad na pagkuha ng ID, biometrics at iba pa. Pero dahil nakapag-appointment ako sa pagkuha ng bridge visa ay dumiretso agad ako sa booth na to, sa maliit na ito. Kung saan dito ko makikita kung pwede na ba ako kumuha ng number sa appointment ko. Kung saan ay hanapin mo lang yung pangalan mo. Pero nung dumating ako mga sir is wala pa yung pangalan ko. Kaya naman mga sir is bumalik muna ako at tumingin-tingin ng magaganda este ng mga tao dito at yung mga number na lumalabas. Yun, tumingin-tingin muna, nagmasid-masid muna ako dito sa loob nito. Makikita nyo mga sir yung number na ito sa monitor at kung saan ka pupuntang room. Ayan mga sir, so pagpasok mo sa maganda este, sa room pala is ayun, doon na nga yung aasikasuhin ka na ministry. So ayun na nga mga sir, maya maya is bumalik ako at nakita ko na yung pangalan ko. So ayan, pipindutin mo lang yung pangalan mo at i-okay mo lang at lalabas na yung number mo mga sir. Yung lumabas na nga yung number ko, ayan, nandyan na yung pangalan ko. So akala ko pang matagalan pa ako kasi 310 eh mga sir. So ayun na nga mga sir, maraming nag-aabang o naghihintay ng mga tao dito. Pero habang naghihintay ako, is nilabas ko na yung ID at yung passport ko mga sir para nakaready na. And then mga sir, maya maya is tinawag na yung number ko o lumabas na sa monitor. Kaya naman pumunta na agad ako doon sa room kung saan dito ako aasikasuhin sa ministry. So ayun na nga mga sir, napakadali na ng proseso nito. Kunuha lang yung ID mo, then yung passport mo. Then wala pang 10 minutes yata mga sir, is tapos agad ako mga sir. Oo nga pala mga sir, kung bago kayo sa Czech Republic, is dito kayo pupunta o papapuntahin or kasama nyo yung HR nyo para kumuha ng biometrics o ng ID. So may experience nyo rin pumunta ng ministry mga sir, lalo yung mga baguhan.
So ayun mga sir, tapos na tayo sa ministry and nakakuha na tayo ng bridge visa. Then kumuha rin kasi ako ng birth number yon. So ayun na, sinurrender ko yung luma kong ID kasi expired na daw. Then dinikita nila ako ng bridge visa, ayan, dito sa passport. So ito na yung pinaka ID ko sa ngayon. Ngayon, habang hinihintay natin yung ID natin, so on process siya, months pa daw. So yung binigay sa akin visa dito is extended siya hanggang 3 months, January next year. Ayan, so siguro bago naman ma-expire tong bridge visa natin is nakuha ko na siguro yung ID o nakarating na siguro. Ayun mga sir. So ayun nga, yung expired kong ID kinuha na nila. Then ito na yung pinaka-ID ko sa ngayon. So ayun mga sir, sana is nakatulong ako sa inyo. Hindi ko masyado nabidyuhan yung loob kasi syempre ministry, nakakahiya. Then ayun, so saglit lang yung naging process ko dahil naka-appointment ako. Dumating ako ng 45 something, then ilang minutes lang lumabas, nag-appear na yung pangalan ko at nag-print ako para sa number ko. Then another 15 minutes lang natawag na ako. So all in all mga 30 minutes lang mula nang dumating ako. So ayun, tapos agad. So yung mahabang pila na yun, naunahan ko pa mga sir. So kung magpupunta kayo dito, kung kayo ng bridge visa, mas maganda na mag-appointment kayo kasi mas mabilis kesa yung walk-in lang. So mas priority yung mga appointment. So ayun mga sir, sana is nakatulong ako sa inyo. So until next time, thank you and bye-bye! Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean